love to work. I mean, I love to work. Kaya nga, hindi, ayoko yung mga nakahiga lang ako eh. I love to work. I love to improve every day. Hindi mangyayari yan kung puro lead roles lang or puro romantic lead or puro action lang or puro horror lang. I have to mix it up kasi yung gusto ko po may isang versatile actor. I want to be the kind of actor na kahit saan mo ako ilagay, you know, I'm gonna make that role very important. Sana nagawa ko na sa akin. Do you have any advice for them? Hindi po nagkabali yung mga fans nila na suportahan sila. Like, they're great people with you know, sobrang down to earth and malayo pa yung mararating nila. Basta mahalin nila yung trabaho nila, which they do. Sorry, super last question. Yeah, ano ba yun? Sorry. Chika. Kasi, di ba yung mga naging pairing mo medyo nagkatuluyan kayo? So sila, yes. Paano ang, would you advise them na to maging mag-jowa din. So to speak. What do you have to say to that? Hindi ako dito. Parang yung gano. Patay. Alam mo, wala eh. It's out of our hands. Sila na yan. Kumbaga, wala na tayo dyan. We can love them. We can support them as a love team. Pero pagdating sa gano'n, it's out of our hands. Bahala na po si God. Siguro sa kanila. Kung mas may inspire sila maging sila, kung pag naging sila, eto okay. If not, so, sa akin na, siguro yung professional side lang, yun lang yung advice na bigay ko. Kasi syempre, ang dami ko rin kailangan matutunan muna sa love life. Last question naman ay magmumula kay Chicanes. Medyo madami. Sige, okay, next question. Last question. So, hi po. I'm Albert from Chicanes. Hi po. Direct me, one of the reasons na gustong-gusto ko yung mga movies na ginagawa mo is you have your leading man na may mga shirtless scenes. So, is it something that i-expect din namin for everyday hours? Bukod po ang comatose. Naka-topless ang comatose. Watch nyo na lang. Pero sinabi, pinausap ko na sila about that na, oo, parang, actually, hindi naman sa ano, kasi the scene calls for it naman eh. So, pero parang feeling ko, meron. Oo, parang palagi pag-direct me. Trademark. Diba? Ang ginagawa din ng may mga ano rom-com, rom-drama, hindi bold ka. Oo, meron. Ayun, excited ako. Kati-kati ni Albert. Joke lang! Baklaan, dumi-dumi mong bakla. Sika lang, Albert. May namulat ulit. Not a follow-up question. How did the production team choose the Gross Occidental as the location? Kasi nung ano, when I came in the team, meron ng kwento. Meron na silang, they already had a story in mind. And they already had, a place in mind. Actually, hindi ko maalala yung first, basta sinabi lang namin, we need a place na malayo. Hindi kinukotse lang kasi kailangan magstay doon yung character ni Ethan. So it has to be far na, you know, a plane ride away and you can't just go home. And it's taking him, he's a fish out of water. So kailangan maramdaman niya na parang this is a totally different world from what he's used to. And nung nag-research, it was pitched by the writers, by the creative team, yung Silay. And then when we went there, nung nag-ocular kami, tapos nag-research kami, sabi ko, I can't just concentrate it on Silay. So, we really searched high and low dyan sa Negros Occidental. As in, north to south, west and east, we were going around, we were looking for places, and we researched on, you know, the culture and the parang
para ano, para marami kang ma-feature. Yeah, tsaka we chose the several spots, not just din Silay. So yun, so it was really the creative team that came up with the suggestion of Silay, and then na-collaborate lang yung pag-push na in Negros Occidental na natin to. Yeah. In fairness, napakaganda ng location and then the cinematography is palas. Yes. Thank you very much. And then for for Liz Ken, yung question ko is, how does your characters in the movie differ with how you express your care for each other? Was it different sa character namin sa real? What's the difference? Para sa akin, kung paano isang tao, papakita ko naman yun. Sasabihin ko talaga. I mean, in Ethan's case, he's the same. You know, whatever he believes in, kasi character niya, he goes for it, and that's what he does. Yun lang, he doesn't think twice, just goes for it. Ganun din ako, if I feel like, parang, wait, taga lang. Parang, ito na talaga to, ah. Ito yung, she's the one, parang ganun. I'll go for it. Okay, ganun? Para sa akin, we're just the same with Ethan. If I believe in something, really, if I truly believe in something, I'm gonna go for it. Kung alam ko talaga na feel ko, parang iba to, ah. This is real. I'm gonna go for it. I'm not gonna think twice. All we need is time, and time is not always there. So, yeah. Ako po, I feel like in love, pareho kami ni Audrey, willing to do everything for the person we love, except ako, I wouldn't change who I am just for that. Parang, if you love me, you have to accept everything about me. And last is, I think isa sa mga napansin ko sa movie, one of the things that it highlights, it's also highlighting about dreams, diba? Achieving your dreams. Question ko is, what have you done so far na matindi para lang ma-achieve yung dreams? So far, starting my business. Kasi dream ko talaga, I wanna settle down. Have a family. You know, siguro pag nasa tamang edad, I'd like to just, siguro, cut off work for a bit. You know, I want time with family. Kasi syempre sa trabaho natin, we don't really have time for family. So, yun ang gusto ko talaga. Yun talaga dream ko. I just want, you know, to be with my family every day. Look over the business. So ngayon, I'm doing my business now. Start doing okay. I met the girl of my dreams right here. So, almost there. Step by step. But yeah, so you know, I just really want my family, you know, quiet life. So, you know. You're the dream, though. Thank you. Thanks, Karen. Nice, ano naman sa iyo, Maray, ko palang, ano? Dream. Being the dream girl of Enrique, oh, chika. So, hindi yan ang tanong. Ano yan ang pinakamatindi mong nagawa para ma-achieve mo yung mga dreams? Well, for me, ang pinakamatindi na ginawa ko, syempre, I wasn't born here in the Philippines. I moved here, and then when I started working, I decided not to go back, even though my family, my mom, all my siblings are there, my life was there. I decided to stay here kasi naisip ko, mas makakatulong sa family ko if I'm here. And that's all I want. I just want to give my families the things that I never had growing up. So. Thank you. Pero do you have plans pa ba na bumalik in the future? Visiting, yes, of course. Settling when I'm probably older. I plan on buying a house there soon.
Ano yung pinakamatindi na ginawa ko? Parang, to achieve my dreams? Well, sumali ako ng PBB. Napakahirap yun. Kaya ako sumayo nung walang Ebola music. Don Romantico pa. Walang music. So imagine mo, Don Romantico, walang music. Oh my God. Tapos hindi pa ako dancer. Oh my gosh. Tapos kaharap ko pa si Drake Lauren. Oh my goodness. Tapos mag-isa lang ako. Marami po ang mga pangarap eh. Ginagawa ko everyday. You know, I take time out of my day para as an actor kasi gusto ko po. I want to be the best. And hindi ko pa natupad yung dream na yun. So everyday, I take time out of the day para, you know, unti-unti mag-improve kahit wala akong taping or ano. So that's one of the things kasi gusto ko talaga matupad yun. Kasi feeling ko pag hindi ko natupad yun, hindi ko po matutupad yung ibang pangarap. Tulad ng sinabi ni Rick, soon, well hindi naman sobrang soon, but syempre, balang araw gusto ko na magkapamilya. And gusto ko malayo sa lahat, you know. Gusto ko bumili ng farm kasama ko yung wife ko, yung mga kids ko, yung mga hayop na alagaan ko. Yung baka kasabi mo, hayop na! Sino nga yung hayop na? De, yun is, isa yun sa mga pero gusto ko talaga yun. Kasi siya, hayop tiger, gusto ko. Zoo talaga gusto ko. Sobrang fascinated ako sa zoo eh. But, so yun, kailangan ko muna matupad muna itong pangarap na, you know, be one of the best sana actors or be the best I can be. Tapos, pangarap ko rin, medyo corny, pero syempre gusto rin, ano, I wanna help achieve world peace. I wanna help protect the country I live in. I wanna help, you know, eliminate poverty. Asa magiging politician ka ba? Filing siya mamaya. Ina-announce ko na ako ang presidente for 2016. Please support me. No, pero walang joke, you know? Things like that really fast. Sobrang napafascinate ako siguro. Kasi all this money, all this fame and cameras, you know, this is gonna go away. This is not, hindi ko naman madadala ito sa grave ko, sa buhay ko. You know, what I need behind is scoring a value na nag-contribute ko sa mundo. You know, who are the people I help succeed. Ganun. So, medyo corny, pero yeah, that's... Kaya nga, isang araw, medyo nagtatrapa na. Nung isang araw, sinama ko kay Direk, parang, you know, nasa stage na ako sa buhay ko. Like I said, 10 years na po. Sabi ko, ito na ba yun? Is this what I'm gonna do until, you know? I mean, sobrang blessed ako, sobrang thankful ako sa pag-artista, and I have all these blessings. Na yung pamilya ko will never go hungry because of the sacrifice and the work na I'm blessed to do. Pero syempre, minsan, ito na ba yun? Wala na ba ibang pwedeng gawin? So, that question, I have that question in my head every day, araw-araw. So, yun. Siguro, one dream at a time. One dream at a time. Simula tayo sa ano, actor, poverty, world peace. Iboto! Iboto niyo ako, please. Ayan. Gerald pala, yes. Follow-up lang. Kasi yung ganyang klaseng aura, that's the same aura that I saw when you were in love. Oh! So, may ganun ba? May kinalaman? Ito na po yung bagong girlfriend ko. Siya rin yung bagong girlfriend ko. Hindi ako nahihanasin. Ah, ito ba? No, you know what? Kakasabi lang ni Drek. Alam ko, iba yung sagot na gusto nyo, pero in love ako with life. Because, hindi natin alam. Sabi ni Drek, hindi natin alam. Bukas or mamaya, paglabas ko ng tent. Di ba? Anong mangyayari? I could die. I mean, ba naman sa ano? Pero, huwag naman. Pero di ba? Agad-agad sa tent. Hindi naman agad magdaday kasi hospital naman yun. Kasi, ano ba? Tama. So, komados muna. Yeah, so after itong movie, ito yung last project for the year. You know, may mga personal projects na gusto gawin. May mga ibang movies na gusto kong mag-produce. And I have this search and rescue K-9 team. Para pag nagka-earthquake or flood, meron kaming team na
tutulong sa iba. So,